Kung mahilig ka rin sa smartwatch kagaya ko, sobrang marirecommend ko rin itong si Halo RS5. And halos kompletong-kompleto na sa features sa murang presyo. So tara, pag-usapan na natin to. Let's go! Yo, what's up guys? I'm Ronald Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, excited ako sa gadget na re-reviewin natin. And ito nga yung si Halo RS5. Alam niyo kung bakit? Kasi yung Halo, kilala na yan na matibay yung mga produkto nila. Tapos sobrang mura pa. And believe it or not, andito pa sa akin yung unang Halo na smartwatch ko, si Halo Watch 2 Pro. Ang tagal na sa akin yan, guys. Sobrang tibay pa rin. At tingnan nyo, bagong-bago pa rin yung itsura niya. Hindi naluluma, miski yung strap niya, ang ganda pa rin. So sobrang excited ako sa smartwatch na to. Pero bago natin unbox, quick specification muna. Meron tong 2.01 AMOLED display, 150 plus workout mode, Bluetooth phone call, syempre hindi mawawala yan. Voice assistant, 9 to 20 days battery life. Ang tindi. And isa pa, siyempre yung kanyang health monitoring. And tingnan nyo mga box pa lang oh. Ang ganda na. Di ba? So tara, unbox na natin. Ayan. And ewan ko guys ha, ako, yung mga Halo na smartwatch, sobrang gaganda ng quality, tapos ang mura lang. And ako marami na akong pinag-recommenda ng Halo, and tuwan-tuwa din sila. So, unbox na natin. Hindi ko lang pwede ASMR dito. Maririnig ba sa mic? Hindi ata rinig. You know. Box pa lang, ang ganda-ganda na ng smartwatch na to. You know, wow. Ay, silver tong aking nakuha. Tapos, bago kumbuksan tong isang smartwatch na to, guys. Ganda. Yun ang yun naman, eh. Pakita ko muna yung loob. So, yung laman niya. Ay, may additional strap siya. Ayan, so may additional strap siya. Tapos, syempre, hindi mawawala dyan yung user's manual. Tapos, syempre, hindi rin mawawala dito yung mismong yung kanyang charging cable. Pakita ko na sa inyo guys yung ating napakagandang smartwatch. Ayan. Patanggalin lang natin yung kanyang plastic. Hindi ko lang maririnig nyo guys kasi yung mic is nasa aking t-shirt. Tanggalin natin muna yung mga plastic. Ayan. So, buksan na natin. Ang ganda rin niya guys. Oh. Ayun. Halo. Welcome to Halo World. So again guys, ito na yung napakagandang smartwatch from Halo, si Halo RS5. Kung makikita nyo, andito yung kanyang mic. Siyempre, yung charging niya sa likod. And then, meron siyang speaker dyan. Tapos yung napakaganda niyang strap. Ayan, napakaganda ng smartwatch to guys. At maganda rito, meron pang kasamang strap dun sa kanyang box. So tara, saan natin yan. So ito yung unang niyang makikita. Hello, welcome. Tapos, select language. Siyempre, English. And then, ayan. Pwede mo na siyang i-connect sa smartphone. So, wait lang guys. Kukunect ko na siya sa aking smartphone. And ayun na nga no guys. Make sure na naka-download itong Halo Fan app dahil dito nyo i-connect yung ating smartwatch. Pwede siyang i-scan or kaya naman add device. And after nyan, sobrang dali nang gamitin yan guys. Good to go na yan. Pagka-connect na pagka-connect nyo, sobrang dami nyo makikitang features dito sa kanyang Halo Fan app. Pwede mo rin customize dito guys yung kanyang wallpaper or yung kanyang watch faces. Meron din siyang mga sports mode at pwede nyo matrack yung activity nyo dito. At syempre hindi mawala dyan yung kanyang for health monitoring. At napakadami pa. So para sa akin, sobrang useful nitong Halo Fan app na to. By the way guys, itong smartwatch to ay merong 2.01 AMOLED display. At kung makikita nyo guys, mas malaki talaga siya kumpara sa ibang mga smartwatch na nagamit ko. At sobrang dali niyang gamitin dahil mas malaki yung kanyang screen. Dito ang tinatawag na aerospace metallic quality bezel. Kaya tingnan nyo guys kung mapapansin nyo, napakaganda ng build quality nitong smartwatch na to. At syempre, hindi rin mawawala dyan yung kanyang phone call and messages notification na napaka-useful din. At gusto ko lang na meron siyang find watch or find my phone na feature. Diba kung sakaling mawala aming cellphone mo is pwede mo siyang mahanap through your smartwatch. And kung sakaling smartwatch naman yung hindi mo makita, pwede mo naman gamitin to via Find My Watch. By the way guys, ang pinaka nagustuhan ko pala sa smartwatch na to is meron tong IP68 flush and dust resistant. Which alam natin yan, bibihira na may ganong kataas na IP rating sa isang smartwatch. So, may dala ko ngayon ng baso ng tubig dito. As you can see. So, te-testingin natin. Siyempre, atat tayo. Gusto ko na agad matesting yung kanyang IP rating. 3, 2, 1, let's go. So,
Ayan. Okay, so tapos na ang 1 minutes kay Yahoo na natin tong si Halo Smartwatch. Ganun yan guys, so. Malamang sa malamang okay na okay pa din yan. And kita nyo, wala namang problema sa kanyang touch. Talaga, ito yung nagusto ko sa mga smartwatch ni Halo, guys. Kasi sobrang titibay. So, for example, gamitin mo ito sa swimming or accidentally yung mahulog, matapunan ng kape or whatever. Safe na safe dahil nga meron siyang napakagandang IP68 rating, di ba? So, para sa akin, sulit jam pa lang, sulit na sulit itong smartwatch na to. At syempre, hindi rin mawawala yun sa features kagaya ng blood monitoring, heart rate monitoring, oxygen, even yung kanyang sleep monitoring at yung kanyang 150 sports mode. So, kung ikaw yung tipo na tao na mahilig sa mga outdoor activities, sobrang perfect at babagi sa inyo itong smartwatch na to. Last but not least, guys, yung kanyang battery na kayang umabot ng 16 to 20 days. Ganong kakunat at katindi yung battery nitong smartwatch na to. So, para sa akin, isa na naman to sa pinaka-the best at sulit na smartwatch from Halo dahil mura na, napakaraming features, plus makunat yung battery at ang ganda ng design. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!